Okay, so tapos na yung 30 minutes, babalik na rin naman natin siya. Ito mo ba yan? Ito ba yan? Dito na naman tayo mga kapatid sa another vlog na walang kwenta. Day 12 na ng quarantine namin dito sa hotel. At wala na naman ako magawa. Shout out nga pala kay Paolo de la Cruz na naglalaba ngayon at na-stop ang kanyang nilabhan sa loob ng washing machine. So, ngayon, magluluto na naman tayo kasi masarap magluto pag maganda yung kusina para tayong nasa cooking show. Feeling ko ako si Chef Boydogro. So, today, ang lulutuin ko, first time ko itong gagawin. Hindi ko rin sure kung anong magiging outcome nito, pero natripang ko lang na gumamit ng oven. Maiba naman, naganap ako ng madaling recipe na pwede nating lutuin for today. So, ano ba lulutuin natin for today, Chef? Ang lulutuin natin for today ay ang Easy Bake Pork Chop. O yan ha, easy. So, ibig sabihin, madali lang siya. So, sana, palain tayo na sana magawa natin to ng tama. So, ang kailangan lang natin ay lakas ng loob para maluto ito. Then, kailangan lang natin, of course, ang ingredients natin. Siyempre, easy bake pork chop. Hindi siya magiging pork chop kung wala kang pork chop. Yan. Oh. Lemon juice. Ayan, ha? Nag-squeeze na ako ng lemon juice para hindi masyadong Worcestershire sauce. Again, wala po akong pinopromote na brand dito. Ito lang ang nakita ko, so kuhain na natin. So, sa kaalaman ng iba ulit, ito ay Worcestershire sauce. Hindi siya Worcestershire. Worcestershire. Kasi yung iba, di ba ganun nila babasahin? Worcestershire, gano'n. Pero ang tamang basa sa kanya ay Worcestershire sauce. Toyo. Ketchup. Kailangan din natin ng ketchup. Asukal. Actually, hindi ito lahat kailangan mo. Tama lang. Mamaya, sasabihin ko. Huwag ka-ata. Vegetable oil. Okay. So, simulan na natin. So, syempre, pagkabili mo ng baboy, hugasan mo muna, ala ka naman ilagay mo siya agad. So, after nun, para matanggal din yung lansa, iganan mo siya ng asin. Tapos, lagyan mo rin siya ng konting pepper para meron siyang dry rub ba? Naks, may dry rub pang nalalaman. So, ang una muna natin gagawin, preheat siya sa 175. Tapos, ready na siya. Sa isang bowl, imimix-mix natin lahat yung ingredients. I-mix natin sa vegetable oil, according sa hula, 2 tablespoon lang. Tablespoon, hindi teaspoon ha. 2 tablespoon ng vegetable oil yung kailangan. So, maglagay na tayo ng vegetable oil. 1 tablespoon ng Worcestershire sauce. Medyo mahirap tong trick na to. Bukas pa tayo matatapos. So, buksan natin siya. Ah, fudge! Nyik, 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 nyik. 1 tablespoon din ng soy sauce. 1 tablespoon din ng ketchup. Yes, tapos na. Lalagay na natin din yung 2 tablespoon ng asukal. 1 tablespoon ng lemon juice. Okay. So, mimix lang natin siya. So, imimix lang natin siya hanggang sa maging semento na siya. Joke. So, sabi ko nga sa inyo, hindi ako sigurado sa pinagagagawa ko. Salamat sa Google.
Wala na tayo talaga magawa. Isip na lang tayo ng pwedeng gawin. Sa mga wala rin magawa, mag-google din kayo ng mga pwedeng lutuin. Kung ayaw nyo naman magluto, try nyo mag-construction sa bahay. Electric pamukin na lang mo, tinanggal mo lang. Tapos ibabalik mo din. Di may nagawa ka. Hmm. Bango niya. Tikman natin siya para malaman natin kung anong lasa niya. No? Masarap siya. Ang gagawin na natin ngayon, since na-preheat na natin siya, huwag kakalimutan mag-potholder. Dalawa lang yung daliri ko para hindi mapasok. Lalagay na natin ang ating pork chop. Like I said, first time ko lang siya itatry, so huwag kayong ano. Apat lang muna yung ilalagay natin. Patnubayan nawa tayo. Sana tama itong paggagawin natin. So lagyan ko muna ng 1. Wala man lang tayong tong. 2. 3. 4. Very good! Tapos, lalagyan lang natin siya nung ginawa natin na sauce. So, para ka lang nag-iihaw sa bahay. Ano? Ow! 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 Sabi ko na, mainit eh. So, yan. Mag-start na siya. Good luck talaga sa atin. So, yun. Try nyo din sa bahay nyo. Kung wala kayong oven, di huwag nyo itry. Good luck. Okay. So, tapos na yung 30 minutes. Babalik na rin naman natin siya. Ito ba yan? Maling-mali. Okay. So, babalik na rin lang natin siya. So, gagawin natin siya ulit for another 30 minutes. Okay. So, luto na siya! Yay! How I wish na awin niyo siya. Pero ang bango niya. Sana masarap siya. So, bubuksan natin siya. I learned my lesson. Kahit saot ko yung ano ko. Sabihin ko, alam ko na gagawin. Whoa! Did you see that? Oh my god. Ang bago niya. Wala kaming tong, so we'll do it the old-fashioned way. So mamaya, syempre, susubukan ko yung sarili kong luto. Tsaka sana nililipit ko na yung oven, di ba? Susubukan ko yung sarili kong luto. Sana masarap siya, so... Uy, andyan na pala kayo! Ay, natapos din sa wakas. So, last time, nung nag-vlog ako, luto din yung ginawa ko. Maraming nag-request. Maraming subscriber feeling. Maraming nag-request. Talaga ayaw tigilan yung marami. May mga nag-request. Ayun, mas maganda yun. May mga nag-request na tikman ko yung sarili kong luto. So ngayon, dahil first time ko siyang ginawa, itatry ko siya. Papakita ko, isasama ko sa vlog na to. Itatry ko siya ngayon. Subukan natin siya. Oh my god. It smells so good. It smells so good. It smells so good. So I'm gonna try it. And I'm praying na sana masarap siya. Kasi I made it with love, Nas. Okay. So ito na siya. Itatry ko na siya. Mga misis, mga mister, mga kahomies. No joke.
Ang sarap niya. Siyempre baka isipin niya dahil ako lang nagluto nito, so pupurihin ko yung sarili kong luto. But I swear, ang sarap niya. First time ko din siyang ginawa, pero solid siya. As in, para akong kumain sa ano, sa western na restaurant. Medyo, yung lasa niya medyo ano, malapit sa lasa ng racks. Ayun yung maniwala, diwag. And then pinart na lang ko siya ng corn. Isa pa ulit. Bago ko santanan tong kalokohan na to. Lagi ko itong gino-joke. Pero sulit na sulit siya mga misis. Ang sarap niya talaga. Yung flavor niya sumasabog sa bibig mo. Paborito ko niya yan, pero grabe. Magbubuhat na ako ng sarili kong bangko dito. Ang sarap niya talaga. So next time ulit, magta-try tayo ulit ng something na ginugel lang. At iba-vlog ko ulit. Don't forget to like and subscribe mga ka-homies. Ay, bad yun. Bye!